Si Nikola Tesla ay walang anilangang isa sa mga pinakadakilang inventor sa mga nagdaang mga panahon na lumikha ng ilan sa mga pinakaginagamit na konseptong elektrikal na mayroon tayo ngayon. Siya ay lumikha ng AC o alternating current na nagpapagana sa karamihan ng electronics natin sa kasalukuyan. Maliban pa roon ay marami siyang mga ideyang ibinahagi na bagamat hindi nangyari sa kanyang panahon ay nangyari naman sa kasalukuyan. Kahit ang mga kapwa niyang inventor noon ay hindi siya maunawaan sa sobrang advanced at futuristic na mga ideyang kanyang ipinapagawa. Lumalabas na karamihan sa kanyang mga hula ay mas tumpak pa kaysa sa paniniwala niya mismo. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya naman samahan niyo kong pagmunihin kung ano ang hinulaan ni Nikola Tesla sa taong 2023. Si Nikola Tesla ay mayroong nakapangalang nasa higit 300 mga patent. Siya ay walang alinlangang isa sa mga may pinakadakilang pag-iisip sa panahon nang siya'y nabubuhay pa. At habang ang karamihan sa kanyang mga imbensyon ay nakatulong sa pag-unlad ng mundo, ang kanyang mga ideya ay hindi palaging tinatanggap ng karaniwang mga tao noon. Si Tesla ay masasabing dalubhasa sa lahat ng mga bagay na elektrikal, mula sa pag-iilaw ng mga bumbilya gamit lamang ang kanyang mga kamay, hanggang sa pagpapadala ng kuryente ng hindi gumagamit ng mga wire. Higit sa mga yon ay nagmungkahi si Tesla ng ilang mga matatapang na pahayag tungkol sa pagsulong ng teknolohiya sa pagkalipas ng 100 taon. Ang ilan sa mga hulang ito ay maaaring normal sa mundo ngayon. Ngunit sa panahon ni Tesla ay nagmumukha siyang baliw at katawa-tawa sa harap ng mga karaniwan at maging sa kapwa niya matatalinong inventor. Mobile phones. Ang pagkakaroon ng mga smartphone ay naging isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil karamihan sa mga tao ay nagsasabing hindi raw mabubuhay kapag walang access sa kanilang mga cellphone. Ang maliliit na handheld device na ito ay naging kabahagi na ng katawan ng karamihan sa atin. Nang dahil sa mga smartphone ay nagkaroon na ng access ang mga tao sa malalayong distansya sa isang pindot lang. Habang ang mga cellphone ay naimbento lamang noong huling 30 hanggang 40 taon, lumalabas na hinulaan na ni Nikola Tesla ang kanilang pag-iral ng higit sa 100 taon mula sa kanyang panahon. Sa kanyang panayam noong 1926 sa Collier's Magazine, gumawa si Tesla ng ilang malalaking hula tungkol sa imbensyon ng isang device na magbabago sa paraan ng pakikipag-usap ng mga tao sa isa't isa. Mahalagang tandaan na bagamat si Tesla ay isang tanyag na henyo at inventor, ang ilan sa kanyang mga ideya ay hindi kapanipaniwala na dumating sa punto na tinuturing na siya ng ibang mga tao bilang isang baliw. Ang pag-imbento ng isang aparato na magbibigay daan upang makipag-usap sa ibang tao sa malalayong distansya na maaaring magkasya sa iyong bulsa ay walang dudang isang baliw na ideya. Ngunit lumalabas ngayon na si Tesla ay nasa tamang landas dahil mayroon tayong mga smartphone na hindi lamang nagagawang pagganahin ang komunikasyon sa malalayong distansya, ngunit nagagawa ring kumuha at mag-imbak ng data tulad ng mga larawan at video sa paraang higit pa sa kung papaano hulaan ni Tesla. Ang unang pag-imbento ng cellphone ay napakalaki at sobrang mahal na nangangailangan pa ng isang base kung saan ang isang wire ay konektado dito. Ang mga sinaunang cellphone na ito ay hindi magandang gamitin at kailangan pang dalhin sa ilang partikular na lokasyon kung saan ang mga signal ay malalakas. Ngunit sa kabutihang palad, ang teknolohiya ay lubos na sumulong sa dekadang nakalipas. Nagkaroon ng mga satellite at wireless service na ginagamit ng mga smartphone upang maging posible ang pakikipag-usap ng isang tao sa angmang lokasyon sa mundo. Sa sobrang tumpak ng mga hula ni Tesla sa smartphone, ay nahulaan pa niya ang ilang feature ng mga ito, gaya ng FaceTime at video calls. Ang partikular na hulang ito ay lubos na nakakagulat sapagkat kahit ang mga unang inventor ng cellphone ay hindi nagawang mahulaan ang posibilidad ng FaceTime at mga video calls sa mga device na kanilang ginagawa. Internet. Ang isa sa hindi gaanong napag-uusapan na hula mula kay Tesla ay ang kanyang pagtuklas ng internet. Sa kanyang panayam noong 1926, habang nagbibigay ng napakahabang paglalarawan ng mga cellphone, binanggit din ni Nikola Tesla kung ano ang maaaring maiihan tulad din sa internet ngayon. Ito ay ang paglalarawan sa internet sa kasalukuyan, kung saan ang wireless communication, mga frequency ng radyo at mga satellite ay naging posible para sa komunikasyon sa bawat sulok ng planeta. Ang internet ay isang kapansin-pansing pisikal na representasyon ng hula ni Tesla dahil isa talaga itong utak na may bilyon-bilyong koneksyon na nag-uugnay sa bilyon-bilyong mga tao sa malalayong distansya. AI. Ang artificial intelligence ay gumagawa ng higit pang mga hakbang sa technological advancement nitong mga huling dekada.
Nagagawa ng AI na gayahin ang mga proseso ng pag-iisip ng tao sa paraang nagbibigay daan sa mga application ng computer na suriin at matuto mula sa ilang particular na proseso at pagbutihin ang kanilang mga algorithm at pagsasanay. Ang mga AI na system na ito ay nagiging mas matalino sa bawat matagumpay na round ng pagproseso ng data dahil ang bawat round na ito ay nagbibigay daan sa programa na sukatin ang mga solusyon at bumuo ng katulad na mas mahusay ng mga alternatibo sa paglutas ng mga problema. Ang AI ay halos wala sa unang bahagi ng 2000s at tiyak na wala sa isip ng karamihan ng mga eksperto noong huling bahagi ng 1900s. Ngunit kahit papaano ay kamangha-mangha itong nahulaan ni Nikola Tesla. Inilarawan niya na ang mga sangkatauhan noong panahong yun ay hindi paganap na nakakabisa at nakakasabay sa panahon ng mga makina. Nag-alok si Tesla ng isang solusyon kung saan ginawa niya ang kanyang mga hula na nagsasaad na ang solusyon sa pagkamit ng isang utopian na sibilisasyon ay hindi namamalagi sa pagsira ngunit sa pagmaster ng makina. Karamihan sa mga tao sa oras na iyon ay hindi lubos na nauunawaan kung ano ang tinutukoy ni Tesla bilang isang mastering machine at taliwas sa kanila na hinuhulaan niya na ang isang hinaharap kung saan ang mga makina ay magkakaroon ng kanilang sariling anyo ng artificial intelligence na katulad sa isip ng tao. Hindi batid ni Tesla na ang kanyang inilarawan na kung saan ang mga gawain tulad ng critical na pag-iisip, analytic na kalkulasyon at magiging ang pagiging creative ay magiging posible gamit ang artificial intelligence sa loob lamang ng ilang dekada. Hindi niya sinasadyang mailantad ang mga konsepto para sa artificial intelligence na halos 100 taon bago ang unang pagpapasapubliko nito. Sa mundo ngayon, ang artificial intelligence ay napakahalaga dahil ang mga ito ay may kakayahang kumilos at mag-isip tulad ng mga tao. Ngunit sa isang mas mabilis at mas mataas na antas na pagpoproseso. Sa ngayon, ang artificial intelligence ay nag-aalok ng hindi mabilang na mga benepisyo sa sangkatauhan. Ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng mga kakayahang i-automate ang mga paulit-ulit na gawain na dati nang ginagawa ng mano-mano at kung hindi man ay nangangailangan pa ng mahabang panahon na nagre-resulta sa pagkapagod ng mga tao at pagtaas ng gastos sa paggawa. Nagagawa rin ng AI na magsuri ng data sa mas mabilis na rate kaysa sa mga tao na nagbibigay daan para sa mas mataas na antas na kahusayan na dahilan upang magkaroon ng napakatumpak na resulta dahil ang AI program ay hindi madalas magkamali kumpara sa mga pagkakamali ng mga tao. Climate change. Ang climate change ay isang mainit na paksa sa mundo ngayon na may napakalaking debate mula sa mga siyentipiko at eksperto tungkol sa kasalukuyan at hinaharap ng mga kalagayan ng ating planeta. Karamihan sa mga ito ay naniniwala na ang epekto ng pagbabago ng klima ay isang produkto ng aktibidad mula sa huling 50 taon na nagresulta mula sa mabibigat na greenhouse gas emission mula sa carbon. Ang itim na carbon na isang chemical na pollutant na nagre-resulta mula sa fossil fuel ay nadiskubring isa sa pinakanag-aambag sa pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Samantalang ang iba pang pollutant gaya ng sulfate ay naobserbahang nakatutulong naman sa paglamig ng atmosfera ng ating planeta. Kung iisipin, hindi posible na sino man bago ang 1950 ang makahuhula sa climate change na haharapin ng ating planeta sa darating na siglo. Lahat maliban kay Nikola Tesla. Hinulaan ni Tesla ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran sa ilang mga pahayag at panayam na ibinigay niya noong 1920s. Binigyang diin din ng pahayag ni Tesla sa panahon ng kanyang panayam ang pangangailangan para sa regulasyon ng polusyon. Habang ang mga pag-aaral sa mga epekto ng mga aktibidad ng tao sa ating klima ay karaniwan ngayon, ang mga pag-aaral na ito ay halos wala sa unang bahagi ng 20th century. Ang age of high carbon emissions mula sa fossil fuel ay hindi umabot sa pinakamataas na level hanggang sa huling bahagi ng siglo. Napakaliit ng pagkakataon na maaaring gumawa ng ganong mga hula ang sinuman. Ngunit kahit papaano ay nahulaan ni Tesla hindi lamang ang mga direktang resulta ng pollution sa kapaligiran, ngunit nahulaan din niya ang reaksyon ng pamahalaan sa mga sitwasyong ito. Wireless electricity. Si Tesla ay hindi katakatakang isang taong may kakaibang pag-unawa sa kuryente na palaging nakakahanap ng iba't ibang mga paraan upang manipulahin ito. Sa katunayan, siya ay masugid na nakikipaglaban na ang supply ng kuryente ay dapat gawing libre sa lahat upang maibsan ang kahirapan. Pinatunayan nito ang pag-alay niya ng kanyang buhay sa ilang mga proyekto na may kinalaman sa wireless transmission ng energy sa malalayong distansya. Si Tesla ay lubos na tumitindig tungkol sa kanyang ambisyon upang baguhin ang pagkonsumo ng kuryente. Isa sa nais niyang mangyari bago siya mawala sa mundo ay gawing libre ang supply ng enerhiya na magagamit ng bawat tao sa amang sulok ng planeta. Sa kanyang panayam noong
taong 1926, si Tesla ay nagtatalakay kung paano magiging posible ang pagbuo at paghahatid ng wireless energy. Nagsimula si Tesla sa paggawa ng mga plano upang simulan ang proyekto na pinaniniwalaan niya kung matagumpay ay magiging sapat upang makabuo ng libreng kuryente na maipapadala sa buong Estados Unidos at higit pa. Noong 1991, nagsimula si Tesla sa isang ambisyosong proyekto na tinatawag na Warden Cliff Tower. Ang Warden Cliff Project ay isang 57 metrong taas na tower na nakahanda na maging isang wireless communication tower na matatagpuan sa silangang baybayin ng Estados Unidos. At kung magiging matagumpay, ang tore ay makakapagdala ng enerhiya patawid sa Atlantiko, patungo sa buong Europa at Afrika. Ang teorya ni Tesla ng wireless energy transmission ay napaka-revolusyonaryo kaysa alinman sa kanyang mga kapwa-inventor noong kamanahunan niya. Ang inventor ay bumuo ng kanyang mga sariling ideya at nagteoryang maaari siyang mag-inject ng electric current sa Earth sa tamang frequency at maaaring gamitin ang pinaniniwalaan niyang electric charge ng Earth. Ang Warden Cliff Tower Project ay napaka-ambisyosong eksekusyon upang maisakatuparan ni Tesla na gawing libre ang kuryente sa buong mundo. Si Tesla ay naghanap ng mga mamumuhunan upang pondohan ang kanyang lubos na kontrobersyal na proyekto. Pagkatapos ng mga taon ng paghahanap ay nakakita siya ng isang mamumuhunan na si JP Morgan. Siya ay isang tanyag na bankero at makumbinsi ni Tesla na siya ay mamuhunan ng higit sa $150,000 sa pagbuo ng Warden Cliff Tower. Ngunit nang humingi ng karagdagang pondo si Tesla mula kay Morgan, tumanggi ang mamumuhunan na magtapon ng mas maraming pera nang walang anumang nakikitang resulta sa proyekto. Bukod dito, hindi natuwa si JP Morgan sa nilayon ni Tesla na gamitin ang tore upang magbigay ng libreng enerhiya dahil siya ay isang mamumuhunan at naglalayong kumita mula sa kanyang pamumuhunan. Ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng magkabilang partido ay nagdulot ng pag-abandona sa Warden Cliff Tower Project noong 1902. Ang tore ay kalaunang ibinenta para sa scrap upang mabawi ang ilan sa mga pondong itinapon dito. Ang makabagong panahong teknolohiya ay hindi pa rin magawang kopyahin ang mga ideya ng wireless energy transmission tower ni Tesla. Ang pinakamalapit na modernong teknolohiya ay nang dumating ang wireless charging feature sa ilang mga cellphone. Ang mga smart device na ito ay nakakapagdala ng enerhiya ng walang direktang wire at maaari lamang mag-charge ng mga baterya sa simpleng kontak o mula sa ilang sentimetro ang pagitan. Maaaring malayo ito sa pagpapadala ng enerhiya sa Atlantic, kunit ito ay isang hakbang sa tamang direksyon at makikita na natin ang pag-unlad na maaaring tumugma sa ambisyon ng Warden Cliff Tower. Ang isa sa mga pinakaunang ebidensya ng intuition ni Tesla sa futuristic na teknolohiya ay sa isang demonstrasyon na isinagawa niya noong 1898 na nagpapakita ng mga posibilidad sa mga wireless remote controlled automatic devices. Sa mundo ngayon, ang mga device na ito ay tinutukoy bilang alinman sa mga laruan o pangkaraniwang mga drone dahil ang mga ito ay malayo ang kinokontrol mula sa iba't ibang distansya. Sa kanyang demonstrasyon noong 1898, nagsagawa si Tesla ng isang serye ng mga maneuvers gamit ang isang remote controlled na bangka. Sa isang electrical exhibition sa Madison Square Garden sa New York, nilagyan ni Tesla ang apat na talampakang habang bangka ng isang antena. Kinokontrol ang device sa paligid ng maliliit na pool ng tubig gamit ang ibang mga feature gaya ng mga kumikislap na ilaw na noon ay ikinagulat ng mga tao at pinaniniwalaang isang maitim na mahika. Karamihan sa mga nanonood ay nag-iisip na si Tesla ay may isang maliit na unggoy na kumokontrol sa bangka mula sa loob. Ngunit ito ay isa lamang sa mga pinakaunang demonstrasyon ng isang remote-controlled na aparato. Lahat ng nakasaksi sa demonstrasyon ay namangha sa antas ng katalinuhan ng kagamitan ni Tesla. Ang mga tauhan ng militar na naroon sa demonstrasyon ay nakakita ng mga potensyal na aplikasyon bilang mga torpedo at iba pang mga naturang depensibong armas. Ngayon, nagamit na ng mundo ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng wireless na komunikasyon sa napakalawak na aplikasyon mula sa robotics hanggang sa mga laruan at lalong-lalo na sa mga drone na parehong commercial at military functions. Naniniwala si Tesla na ang tunay na wireless communication sa mga mechanical na device ay makokontrol mula sa malalayong distansya. Mga aplikasyon na nakita nating isinasagawa sa kasalukuyang teknolohiya. Sa mga nakalipas na taon, ang mga devices na ito ay lubos na ipinapaunlad sa pag-imbento ng mga remote-controlled solar-powered device na nakakamit at nakakagawa ng sarili nilang kuryente na nagpapanatili sa kanila na maging aktibo sa halos walang katapusang oras. Ang pag-imbento ng mga drone ay radikal na binago ang ilang mga industriya at serbisyo ng ilan sa mga kinabibilangan ng pamahalaan tulad ng pagsubaybay sa mga borders, pagpapatupad ng mga batas, pagsubaybay sa kapaligiran at iba pa. Mula sa isang ideya na nagsimula sa pagpapakita ng motorboat ni Tesla sa isang maliit na pond sa New York hanggang sa mga drone na ginamit upang subaybayan ang mga natural na kalamidad, pelikula at iba pang mga serbisyo, ang mga modernong teknolohiya ng mga ito ay maaari ding mag-alok ng mga aplikasyon sa hinaharap. Tulad ng pagbibigay ng mga paraan ng transportasyon at supply sa mga hindi ma-access at malalayong lugar. Ang mga aplikasyon na ito ay lubhang kapaki-pakinabang
lamang sa paghahatid ng mga bakuna at mga medical na supply sa mga mapanganib at hindi mapuntahan ng mga lugar na apektado ng mga nakakahawang sakit at mga digmaan sa buong mundo.